What's up, Kapamilya? I'm Jameson Blake and welcome to Kapamilya Confessions. Pero bago po ang lahat, gusto pong magpasalamat sa inyong lahat for supporting me in every way. Maraming salamat po sa mga kapamilya natin dyan. And I'm inviting everyone to watch MMK this Saturday. Hashtag MMK Dance for Life this Saturday. And it's a really nice story. It's about na isa-isang dancer na nagkasakit pero kahit may sakit siya, lumaban pa rin siya para sa passion niya sa pagsasayaw. And of course, kasama ko dito si Miss Claudine Barreto, the return of the optimum, di ba? Optimum star. Ayun, this will be 8:30 PM after Idol Philippines. So, kung ready na kayo, meron akong 10 minutes para sagutin ang mga tanong niyo, mga questions na binigay niyo. So, ayun, let's do the Kapamilya Confessions. And pero bago yun, sasabak muna tayo sa Complete the Sentence Challenge. So, let's start! Okay, game na. Okay. First. Life is incomplete without my computer. Next. Tuloy-tuloy ba yun? I'd rather be playing. Huh? I'd rather be playing basketball than volleyball. Ayan. I'm sorry. On a warm evening, blank is a lot of fun. I like to do it with. What? Okay, on a warm evening, watching is a lot of fun. I like to do it with you. Oh, yeah. Watching movies pala. Hindi complete. Blank is my favorite thing to do ever. Eating while playing is my favorite thing to do. Okay. I want to put my blank to your blank. I want to put I want to put ang hirap to ah. I want to put my smile to your face. Wala maisip. Okay. Everyone who knows me knows I love. I don't know, love ko. Food. Everyone who knows me knows I love games. Ayun, for sure. Okay, next. When I'm alone, I like to. When I'm alone, I like to write poems. You can touch my blank, but not my. Okay. You can touch my heart, but not my soul. My favorite thing to do in the morning is blank with my. Okay. My favorite thing to do in the morning is brush my teeth with my hands. Okay, if I'm not an artist, my profession would be blank because. Okay. I'd like to be it's either businessman or ano ba? If I'm not an artist, my profession would be a businessman. Because I like how business works, and ayun, you know. Last two, okay. I spend too much money on my computer games. I work best when I'm puyat. This is true. Questions na po. Okay guys, ito mga questions na. So, hi sa mga viewers natin dyan.
Pa-shoutout. Yung shoutout ko, libre yan. Walang kapalit. So, libreng shoutout sa inyong lahat. Ayun. Next. Oh, iba to, no? Questions to. Okay. From Pearl Charity. How was it working with Miss Claudine Barreto? It was very light. Actually, kasi sa una pa lang parang medyo nailang ako. But then, when I got to know her, first day pa lang, she's very approachable and sobrang bait niya. From Sofia Francesca Recto. Kung hindi ka artista ngayon, ano sana ang trabaho mo? Ayun, I answered that. I'd rather be a businessman or astronaut. Next. Tungkol saan ang MMK episode mo ngayon, Sabado? It's about, like I said kanina, it's about a dancer na adopted siya. Wala siyang magulang talaga. Yung di niya kilala yung mga biological parents niya. So he got adopted. And naging passion niya yung dancing, pero unfortunately, nakasakit siya na GBS, Guillain-Barré syndrome, para siyang nerve disease. So paralyzed siya sa paa, I mean dito sa baba, and di siya makasayaw for a while. But then, yung story is about paano siya lumaban para sa passion niya. Next. What is your memorable character na ginampanan mo sa lahat ng naging projects mo? And why? Siguro si... when I played Oliver sa Ngayon at Kailanman. Because yung character ko kasi parang may ups and downs. Naging playboy, chick boy. Tapos na-in-love. Tapos na-depress. Tapos na-baliw. Naging demonyo or something. So, range of emotions yung character ko. So, medyo challenging. Kaya sobrang memorable sa para sa akin yun. Kung bibigyan mo ng payo ang karakter mo si MMK, ano ang payo mo sa kanya? Para advice, tama ba? Advice sa character. Kung magbibigyan mo ng... Parang feeling ko siya yung kailangan magbigay ng advice sa akin. actually, kasi parang alam niya, like, kay... No matter na how bad yung situation mo o kung may sakit ka, if you want to do something na gusto mo talaga or what you love doing, fight for it. Alright. Mm-hmm. Next question. Share something weird about yourself. Anong weird sa akin? Medyo weird din ako minsan. Ano yung mga weird stuff sa akin? Pwede ako mag-wave. Gaman ang eyebrows ko. Weird ba yan? Hindi naman, so okay. Mabenta. Okay. Haters gonna hate. Sinong kapamilya star ang gusto niyo pumang... Ay, gusto niyo pong... maging leading lady. Well, to be honest, I've worked with a lot of girls already. I mean, a lot of leading ladies na naka-work ko. So in the future, mag-work ko si Elise. Okay. Heart. What? Name your three local showbiz crush. Ano to? Pang beginning, you know, artisto eh. Yung mga ganitong tanong. Ano ba? Wala akong, local na showbiz crush eh. Mga naka-work. Oh, sige, I'll just pick na lang sa mga naka-work ko. I like Sue. Sue's really nice. Good friend din sa akin. Di naman crush siya, pero like, I like being with her. Tsaka, si Janella din, mabait din. Tapos, sino pa ba? Ha? Si Claudine Barreto. Crush ko pala. Sino ba? Ayun naman, hindi nyo sila lang talaga yung mga na-court na ladies. Hindi showbiz crush. Okay. May part ba sa MMK episode mo na ito na maaari mong i-relate sa buhay mo? Yeah, kasi dati si RJ yung character sa MK. So una yung sumayaw
pero nagustuhan niya. So parang nangyari din sa akin dati. As in, wala akong alam sa sayo. Mukha akong tanga, parang ganun pag sumasayo ako. Pero naging passion ko din somehow. And I like doing it. Okay. Papaiyakin po ba ulit kami ng inyong episode sa MMK? Sana, maybe, kung effective, ayun, iyak talaga kayo. Ayan, I'm sure. Okay, dalawa pala to. Okay, ano pong feeling ng isang actor na pinoportray mo ang buhay ng ibang tao? Yeah, actually, sarap sa feeling. Kasi, especially pag, ayun yun, true to life yung, ano, I mean, based on a true story. So, at least na, ako kasi, nung taping kami for MMK, kasama ko si RG mismo, so siya yung nagturo sa akin, ano yung manggalaw, paano siya naglangat dati, tapos yung mga sayaw. So, ayun, first time ko din actually playing a character na nangyari sa totoong buhay. Kung bibigyan ka ng chance na magkaroon ng Hollywood movie, sino ang gusto mong Hollywood star na makasama? Siyempre, si Leonardo DiCaprio. Alright, next. What turns you off? What turns me off? Diba honest, may mga times kasi like, for example, nasa public place ako, tapos kumakain ako. Tapos, may napipicture sa akin. Parang, medyo na-off ako dun. Like, sana magpaalam muna or sabihin muna. Like, it's a wrong timing kasi. So, respeto naman. So, yun lang. And then, if there's one thing missing in your life right now, what is it? If there's one thing missing in your life right now, what is it? Bahay! Para sa mami ko. Coming soon. Coming soon. Next, may upcoming projects ka po ba sa pamilya? If yes, ano po? Yes, meron akong isang movie na title G. Yun, kasama ko si Makoy, Paolo, Marco Blea. Under sino ko yun? Directed by Don Santos. Tsaka I'm also doing another movie under Star Cinema. Actually, two. Tapos, ayun naman so far. Ayan. Busin ko lang mga questions. Ay! What are your preparations for your MMK role? Actually, si RJ nagtulong sa akin para mag-prepare. Yung mga steps, yung mga... Kasi ballroom dancing eh, hindi naman genre ko yun eh. Mas hip-hop ako. So, I had to learn yung mga ballroom dancing. So, ayun, practice lang. Reading the script. Okay. Sino po ang mga nami-miss mong celebrity na naka-work mo na sa isang project? Si Miss Iza Calzado. Naka-work ko siya sa Ngayon at Kailanman. She was really nice. Sobrang bait niya. Si Baba. So, yeah, I miss her a lot. Kung bibigyan ng MMK title ang iyong buhay, ano po ito at bakit? MMK, hashtag MMK, stepping stones. English siya. Ayun, kasi yung buhay ko parang stepping stones, you know. May mga obstacles, pero bit by bit, you're getting there sa anong gusto mo. Last two questions, guys. 10 minutes to, ha? 10 minutes. Hindi naman 13 pala. Ayun. Ano pong first impression mo kay Claudine nung first meet niyo for MMK episode? Medyo intimidating, yeah, medyo nakakailang. That's what I thought na at first. Pero hindi naman pala. I was like, complete opposite. Sobrang, she's really nice. Walang showbiz dyan. Seryoso, she's really nice. Pretty sweet din. What's the coolest thing about being a celebrity? You get to discover yung mga things na di mo nakakala na kaya mong gawin. Like dancing or may mga talents ka pala. And it's somewhere to bring out the best in you. And you can meet other people and it will improve yourself. Ayun. So that's it, mga kapamilya. Thank you for watching Kapamilya Confessions. To watch this episode again, just subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. And for more updates,
click the bell beside the subscribe button. And this is Jameson Blake signing off. Bye, everyone.